So, mayroong hinatak dito mga katropa na motor, Hayate 125. Ang problema ng motor ni boss, hindi umaandar. At pinacheck na sa iba, ang sabi, baka may problema yung kanyang CDI. Pero dito sa amin, napakahirap maghanap ng CDI ng Hayate, kaya ang ginawa ni boss, tinambak niya ng halos isang buwan. Pero ngayon, binubuhay niya na uli, kaya hinatak niya sa shop natin para ipacheck kung ano talaga yung problema. Kung isususi natin yung motor ni boss, kumpleto naman yung kanyang mga accessories. Meron siyang malakas na busina, kumagana naman. Tapos meron siyang signal light, kaliwat kanan, okay naman. Yun nga lang, hindi siya umaandar. Yung Suzuki 125 pala mga katropa na Hayate, meron din siyang switch sa side stand pero hindi siya fuel injected. Ito yung naunang Hayate, pero yung bagong Hayate ngayon ay fuel injected na. So yun yung problema ng motor nila boss. Nung una daw patirik-tirik lang o kaya paluslos contact lang, pero ngayon natuluyan na siyang hindi umandar. Alisin natin yung spark plug cap at tignan natin kung may kurente yung ignition coil niya. Friends, i-push button mo ha. Ayan ako muna to ay. So yun lang ha. Sige rin, i-push button mo. Sige, isa pa. So walang kuryente doon sa kanyang ignition coil, nangangahulugan lang yan na may problema yung kanyang wiring, yung kanyang pyesa, at yan yung aalamin natin. So step by step mga katropa, ito troubleshoot natin ito. Paano ba natin i-troubleshoot yung ganitong klaseng problema? Ano ba yung inuumpisahan ko at ano ba yung mga ginagawa ko para mapalabas ko yung kuryente at mapinpoint natin kung ano ba talaga yung papalitan para hindi naman sayang yung budget ng customer, kasi kung mali yung pagka-diagnose, mali din yung pyesa ang mabibili. Mga katropa, kung gusto nyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, pwede nyo akong sadyain sa aming shop dun sa Kibaol. Kung galing kayo sa bayan ng Lingayen, hanapin nyo lang yung CSI Lingayen, diretsuhin nyo lang yon hanggang makita nyo yung tulay ng baay. Ito na yung tulay ng baay, lagpasan nyo lang yung tulay na ito, pagbaba ng tulay, kumaliwa kayo. Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. Pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters na sa bandang kanan kami. At heto na nga mga katropa yung ating munting shop. Maraming maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. Tulad ng mga ibang scooter mga katropa na modelo na yung mga fuel injected na scooter, mayroon silang switch sa side stand. Ganon din ang Hayate 125 na carb type, may switch din sa side stand. So minsan dito nagkakaroon ng problema kapag naidadaan sa baha o palagi nababasa, naglulos contact yung kanyang switch sa side stand, kaya minsan nawawala yung kanyang kuryente. So ang gagawin natin dito mga katropa, since na walang center stand yung motor ni boss, irerekta na lang natin muna itong dalawang wire ng ating side stand para hindi na tayo mahirapang mag-troubleshoot kung sakaling hindi naman ito yung problema. Kasi kadalasan kapag gumagawa ako ng Hayate 125, walang problema sa side stand, may problema sa ibang wiring. Ngayon, kung sakaling pinagsama nyo na yung dalawang wire ng side stand, subukan nyo yung ignition coil kung malalabas na kuryente. I-testing nyo sa body ground kung malalabas dito na kuryente sa ignition coil, mamaya side stand lang pala ang problema bago tayo mag-troubleshoot ng ibang pyesa. So yun muna yung uunahin natin. Erekta muna natin yung wire ng side stand at titignan natin kung malalabas na kuryente sa ignition coil. So heto na mga katropa, yung dalawang wire ng side stand, pinagsama na natin silang dalawa. Ngayon, tignan natin mga katropa kung may lalabas ng kuryente sa ignition coil. Friends, isusi mo nga. Tapos i-push button mo ha. Sige nga. Oops. Isa pa.
So wala siyang kuryente mga katropa kahit na nakarekta na yung dalawang wire ng ating side stand. So ang ibig sabihin, walang problema yung switch ng ating side stand at hindi rin siyang dahilan kung bakit walang kuryente yung ating motor. Ngayon, kung walang problema yung switch ng ating side stand, ang pangalawang i-check natin kung good ba yung resistant ng ating pulser. So dito sa side ng ating pan cover, dito natin makikita yung pulser natin o yung tinatawag nating pick-up coil. Dito, meron tayong makikitang wire na galing mismo ng stator. Tutuntunin lang natin itong mga katropa yung wire na to dahil hahanapin natin dito yung wire ng ating pulser. So ito yung wire ng ating pulser mga katropa, yung blue na mayroong lining na yellow. Ang gagawin natin, i-unplug natin yung socket ng ating pulser, tapos yung kailangan natin i-test yung kanyang resistant, yung socket galing mismo ng ating stator. Itong blue na mayroong lining na yellow, ayan yung code o wire coding ng ating pulser. So para ma-check natin yung resistant niya mga katropa, kailangan natin dito na multi-tester, kung pwedeng manual na multi-tester or pwedeng digital. Mas maigi kung digital multi-tester yung gagamitin natin para mas accurate natin makita yung resistant ng kanyang reading. So dito sa ating multi-tester mga katropa, iset natin sa 2k ohms yung ating multi-tester. So pihitin nyo lang, dapat yung arrow ng ating multi-tester nakatapat sa 2k ohms. So pagkatapos nating ma-iset sa 2k ohms yung ating multi-tester, dito naman tayo sa bawat pin ng ating multi-tester. Dito sa pin ng ating multi-tester, merong black tsaka merong red. Yung red pin, itutusok natin ito doon sa wire ng ating pulser, dito sa blue na mayroong lining na yellow. Ayan yung wire coding ng ating pulser. Dapat, yung pinagtusukan natin ng blue na mayroong lining na yellow, dapat papunta ito mismo sa stator natin. Yan, huwag tayong magkakamali dyan. Yung black naman ng ating multi-tester, ilalagay natin ito sa ground. Maaari kayong kumuha sa body ground o sa wire ng ating motor, sa ground ng ating motor, or maaari rin kayong kumuha dito sa ground ng ating ignition coil. Ground din yan. So pagkatapos natin ilagay yung black pin ng ating multi-tester sa ground ng ating motor, dapat dito sa ating multi-tester magkaroon siya ng reading. Ngayon, kung nailagay mo na sa ground yung ating black pin ng multi-tester at hindi gumalaw yung reading ng ating multi-tester, nangangahulugan lang yan na sira na yung ating pulser. Wala nang resistant. Ngayon, kung sakaling nagkaroon man ng reading, dapat hindi ka lalagpas ng 0.3 amperes. Ang magandang reading ng ating pulser dapat nasa 0.2 hanggang 0.3 amperes lamang. Pero kung sakaling naging 0.6, 0.7 hanggang maging 1 kilo ohms, may problema na rin yung ating pulser at magpapalit tayo. So ilagay natin sa ground itong black pin ng ating multi-tester at titignan natin kung ano yung reading ng kanyang pulser. So dito nakukuha sa body ground. Check natin. So yung reading ng ating pulser ay 0.251. Good na good siya mga katropa. Dapat hindi siya lumagpas ng 0.3. So good siya. O i-try natin dito sa wire ng ating ignition coil sa doon sa ground wire. I-check natin dito kung anong reading niya. So meron siyang 0.256. 0.251. So same lang siya ng reading sa body ground at ng reading dito sa ground ng ating wire. So walang pinagkaiba siya dahil ground din naman siya. So good yung ating pulser mga katropa at walang problema. So walang problema sa resistant ng ating pulser at wala rin problema doon sa switch ng ating side stand. Ang susunod na i-check natin dito yung linya doon sa CDI ng motor. So sa CDI ng Hayate 125 mga katropa, sa mga hindi pa nakakaalam kung saan ang pwesto ng CDI ng Hayate 125 na curved type, yung CDI ng Hayate 125 mga katropa ay nakalagay mismo dito sa taillight. Ito, yun yung kanyang CDI oh. Yan, tatanggalin natin yung socket na yan mga katropa at isa-isa natin i-check kung good ba yung wiring sa kanyang CDI. Dito sa socket ng CDI mga katropa, hanapin natin yung orange na mayroong lining na white. Yung orange na mayroong lining na white, ito yung pinaka-positive ng CDI at accessory wire na galing sa susian. Yung orange na mayroong lining na white, mapapasukan lang to ng positive supply o ng accessory wire kapag yung side stand natin ay itinaas natin. Pag tinaas natin yung side stand, yung side stand magbibigay ng signal doon sa relay at yung relay naman susuplayan niya ng positive supply itong white orange ng ating CDI. Since na nakarekta yung ating side stand, dapat automatic niyang masusuplayan na ng positive supply itong ating white orange ng CDI. Pero kapag hindi niya nasuplayan ng positive supply itong ating white orange ng CDI, ang ibig sabihin niyan may problema yung relay natin. Ang problema dito sa amin, mahirap hanapin yung relay ng Hayate 125.
Okay, pero kung meron kayong mahanap ng relay ng Hayate 125, pupwede nyo i-replace yung ating relay. Pero sa akin, ang ginagawa ko, inaalis ko na siya mismo doon sa relay at nirerekta ko na doon mismo sa accessory wire ng ating motor para magkaroon siya ng positive supply. Yung relay pala mga katropa na tinutukoy ko, kapag tinanggal nyo yung headlight ng ating Hayate 125, meron kayong makikita ng relay sa bandang side na ito. Hindi ko na may papakita yung video mga katropa kasi nawawala yung video or nag-corrupted ata kaya hindi ko na mahanap sa file ko. Pero dito siya nakalagay banda yung relay kapag tinanggal mo yung headlight. So iti-test light natin mga katropa kung mayroong positive supply na dumadaloy dito. So gamit yung ating test light, yung test light clip natin ilalagay natin sa ground ng ating battery o sa ground ng ating motor. Pwede kayong kumuha sa body ground. So once na ilagay nyo na sa ground ng ating battery yung test light clip natin, itry natin yung positive kung iilaw. So umilaw, ang ibig sabihin niyan good yung ating test light. Ngayon, subukan nating i-test light yung orange na mayroong lining na white. Kapag tinest light natin yung white orange ng ating CDI, dapat umilaw yung ating test light. So since na naka rekta na yung ating side stand, isususin na lang natin yung ating motor. Isusin natin, tapos i-check natin yung mga accessories wire niya. Busina, signal light. Okay, good naman. Pasok naman yung ating battery sa accessory wire. Ngayon, subukan natin i-test light yung ating orange-white wire ng CDI. Dapat umilaw yung ating test light. I-test light natin. So hindi umilaw yung test light natin mga katropa, nangangahulugan lang yan na may problema sa linya ng positive supply ng ating CDI o ng ating accessory wire ng CDI. Maaring sira yung relay, tulad na sinabi ko, walang mahanap na relay dito, kaya ang gawin natin dito, re-remedyohan na lang natin para masupplyan ng positive supply yung ating CDI. So para mapasukan ng accessory wire o ng positive supply itong white orange ng ating CDI, ang gagawin natin dito, magtatap tayo ng wire dito sa white orange, maglalagay tayo ng extra wire dyan at ipapagapang natin hanggang dito sa ating susian. Sa ating susian, hahanapin nyo lamang yung orange wire dito sa ating susian at dyan natin ilalagay yung tinap natin doon sa white orange ng ating CDI. Para pagsusi natin, mapapasukan ng positive supply yung ating white orange ng CDI. So, heto na mga tropa yung ginawa natin dito mismo sa susian ng ating motor sa Hayate 125. Heto yung wire na dinagdag natin doon sa white orange. Inilagay natin sa orange wire ng ating susian. Pinagapang natin hanggang baba, hanggang papunta rito sa ating CDI, dito sa white orange. Para pagsusi ng susian natin, pag unang susi, masusuplayan na ng positive supply at accessory wire itong ating white orange ng CDI. So ngayon mga katropa, i-test light natin. Siyempre nakalagay pa rin sa negative supply yung ating test light clip. Nasa negative pa rin ang battery. Dahil nga positive yung tinetest light natin, isusi natin. Ngayon, test light uli natin yung white orange ng ating CDI kung napasukan na siya ng positive supply. Dapat umilaw yung test light. So yan mga katropa, umilaw na yung test light natin. Nangangulugan lang yan na mayroon ng positive supply dito sa white orange at meron na siyang accessory wire kapag sinususi natin. So itong ginawa natin mga katropa ay rektahan na, hindi na natin dinaan sa relay at hindi na natin dinaan doon sa side stand. Pero pwede pa naman natin isauli sa dati, basta makakahanap kayo ng relay at aalisin natin yung wire na tinap natin para bumalik sa side stand at bumalik doon sa supply ng relay. Pero sa ngayon, wala tayong makita ang pyesa, kaya heto yung pinakamagandang paraan na gagawin natin para magamit natin yung motor. So nailagay na natin yung CDI mga katropa, i-check natin kung may kuryente na. Nakasusi na yung rents. Okay. Sige, push button. Okay. Sige. So may kuryente nang lumalabas mga katropa at pwede na natin paandarin to. I-assemble na natin yung kanyang kuwako. So yan na mga katropa, nailagay na natin yung kuwako ng ating spark plug. Pwede na natin yung subukan kung aandar na. Tapos yung kanyang side stand naman, nakarekta pa rin yung kanyang side stand, pero pwede nyo nang tanggalin yan kasi nakarekta na yung ating accessory wire ng CDI. Nag-bypass na tayo at subukan na natin mga katropa. Iyon no? Taas mga wrench yung ano. Sige, pandarin mo. Wala kasing center stand eh. Sige, pandarin mo. Lobat. Okay, yun. Nalobat na. Ayos.
Sige. Baka tinutulak mo lang, ha? Yung pala, akala mo maayos na, tinutulak lang pala, no? Side sun. Oo. Oh, para makita yung gulong na umiikot. Good na good na. Ah, sige. Revolution. Iya, no? Baka ano eh, tinutulak lang. Wala kasi yung center stand eh. Okay, good na, buhay na. Isa pa. Medyo mahina na rin yung battery niya, no? Palobat na, kick, san. Okay. Good. Yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay or sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa, God bless at ingat palagi sa pag-wiring.